Okay, magandang umaga po sa ating lahat. So ngayong araw na to, ituro ko sa inyo kung paano mag-fix ng milling lines gamit yung ating mock-up or mock-up version na rin prototype. So ito yung unang-unang tools na gagamit na rin yung hammer, and that is is a focus rule. Ngayon din tayong lapis or pencil, saka tri-square, then string or nylon. Okay, at saka bago natin makalimutan yung kahoy natin or prototype natin, yung mock-up or prototype natin, so unang-unang gagawin natin ay kailangan natin sukatin base sa binigay sa ating sukat or measurement. So kung binigay sa atin is 20 cm kada kanto, so this is 20 20. At baka gulo rin natin makalimutan yung kwako natin. Gagamit lang tayo ng pili namang 1 1/2 or number 1 na common wire nails or pako. So ayan. So after nating masukat yung kada kanto, so ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano magtali ng nylon string or string, kung paano siya gagawin. So simple lang, kailangan lang na mahigpitan or pagtali mo, ganyan lang, then mahigpit na mahigpit, susundan mo lang yung step kanina. So that is a first line, so that represents the reference line natin, yung reference line. So yung pangalawa ay doon na dito, ito yung masasabi kong critical or pinaka-importanting step na gagawin natin. Kailangan talaga dito, ito yung reference line, yung first reference line natin. Kailangan kagamit talaga tayo ng steel square, at yan dapat yung position ng ating steel square. So yung dilaw, yung yellow color na steel square or tri-square nyo, ay yan dapat ang position niya, nakatutok sa reference line natin, yung first line natin, yung first nylon string na nilagay natin. At yung maliit na bahagi naman niya, yung handle niya, dapat nakatutok. Kung saan nakatutok yan, dapat susundin natin sa second line or second string natin para ma-fix natin yung building lines. Okay, kaya po tinawag natin reference line, kasi doon tayo kukuha ng or magbibase tayo doon. So yung, kaya yung dilaw nakatutok dyan, yung saan nakatutok yung handle, yung maliit na portion ng steel square nyo, doon nyo rin ilalagay yung next line or string ninyo. So yan, so base yan sa reference line natin. So yung una natin nilagay ng nylon, yun yung ating reference line. So that is the second string. So ayan, na-fix na yan kasi ginamit na natin ng squala or tri-square. So apply pa rin natin yung technique, yung proseso kung paano magtali ng nylon string at ikabit doon sa ating pako para mas matibay siya. Okay, so that is the second step. So ngayon naman, i-check natin kung tama. Ayun, tama. Ngayon, kukuha tayo ng 80 cm kasi 80 yung binigay sa atin, no? Ng ating guest trabaho, yung teacher natin, kung sakali man, kung yun yung binigay sa atin measurement, 80 cm. Dapat makuha natin yung 80 cm kwadrado. Ganyan, yung paggamit ng tri-square, kailangan makuha natin yung tamang testing or squareness niya bago tayo mag-final or mag-fix ng building lines. That is fixing building lines or finalizing your lines. Para yan, sukatin ulit natin yung measurement, that is 80, dapat 80 pa rin yan. Then doon naman tayo sa kabilang kanto, yung angulo. Then gagamit pa rin tayo ng tri-screw para sukatin, i-test natin kung tama pa rin ba, kung squareness pa rin ba, or gagamit pa rin natin yung tamang squareness ng ating tri-square. So ayan. Okay, so ayan na.
So, tapos na natin ilagay lahat. So, kailangan malagay lang natin ng tama yung nylon string natin. Dapat na-fix itong lahat ng kanto, anggulo, ng tamang-tama at naayon sa binigay sa ating measurement or sukat. So, pagpalagay natin na 80 cm yung binigay sa atin, susukatin natin, i-check natin kung tama ba yung sukat. Okay. So, pangalawang kanto, check natin kung tama rin ba. Okay din. So, pangatlo. Okay. Tingnan natin kung tama rin. Okay. So, last one. Tingnan natin kung 80 cm ba. Okay. So, ayan. Okay rin. So, meaning to say, kung parehas yung sukat, yung measurement niya, meaning to say, na-fix po natin ng tama yung bending lines natin. Okay, yun lang po. Kailangan lang talaga magamit natin ng maayos yung mga tools natin para hindi tayo magkamali. So, ito po ay mock-up or prototype para practice, para ma-master nila yung skills or process ng pag-fix ng bending lines.